apologies and welcome to Eating Game Soprano TV. On today's video, tayo ay mag-react sa bagong song ni Kapatid na Balasubas. Ang title ay Litrato. So hindi na natin ito patatagalin. Let's go! Let's hear Kapatid na Balasubas. Minasdan ko ang mga larawan at ako ay pinalik sa panahong nakatapak lamang at hanggang tuhod ng damit. Hindi pa pwedeng lumayo at tangan-tangan pa ni inay, nakaalanay sa paglakad at hawak pa ang kamay. Sinusubuan sa pagkain, tabi pa sa pagtulog. Mga kwento ni ama nakasabay sa akin paghubog. Detalye ng kahapon na kaya kong isariwa pa sa isip. Pagkakin na to nang nakikita hanggang sa lumaki at nagkaroon ng mga kaibigan. Nangako sa isa't isa na hindi mangi iwan. Kasama sa umaga, tanghali, nalilipasan pa ng gutom sa takbuhan. Pag-uwi, pagkagalitan. Hay, nakakamiss na masakit na balikan. Alaala na di kaya ng kahapong palitan. Pero ang mas masakit pa sa sampalang talunan ay ang pagkabatang habang buhay mo na kayang balikan. So una dun sa verse niya, sabi niya is tinitigdan niya ata yung litrato niya na yung mga baby pictures niya. Na dinidescribe niya kung gaano kasimple ang buhay kapag bata, ano? Kasi pag bata tayo, wala tayong pinoproblema. Lahat is sa parents natin, diba? So yun, dinidescribe niya hanggang sa, parang medyo na-catch ko ng konti kasi first time ko itong narinig. Parang lumaki yata siya. Hindi ako sure, ha? Ayoko nang ibalik ng konti, gusto ko magdire-diretso. Hindi mo na ako magre-react, okay? Pero yun yung nakuha ko, parang tinitig niya yung picture niya. Nung bata siya. Yan, so let's hear it again. Ito na yung chorus. Yang ibalik ang kahapon ay may mga bao na manamasasaya sandali. Kahit saan mapunta, may alaala ang babalikan. Umiing man ang alon ng mga kahapon, kinuhit sa buhangin ay mapabalikan. Ngunit hindi ang mga nangyari. Lalong dumaming nakilala na magsimulang mag-aral. Lumawak ang aking mundo na dating masukal. Natutong umalis, natuto rin akong umalap. Natutong magtiis at natuto rin mangarap. Natutong magmahal, natuto rin na magdamot na minsan. Gusto ko na lamang sarilihin ang lungkot. Kahit maraming kaibigan akong nasasandalan, iba pa rin kapag sarili mo di ka nagpapasa. Yun. Magandang mensahe yan, ano. Yung pag tayo kasi, di ba tayo, from grade school, tapos graduate ng grade 6, yung mga batang 90s, ha? Kasi ngayon, di ba, may K-12 ba? Parang gano'n nadagdagan yung years ng pag-aaral. So, yan, yung from grade school, tapos high school, tapos pag nag-college, di ba, may mga tropa yan, may mga set of friends yan, eh. So, either dun ka sa mga nabubuli, or dun ka sa mga nambubuli, no? Ewan ko kung na-experience yun, kasi ako na-experience ko yan, eh. So, nandun ako sa team ng mga, ano, ng mga nambubuli. Hindi, joke lang. Hindi, hindi ako nambubuli. Pero yun nga lang, yung team ko, kasi all girls ako eh, no? Siya na college ako. Yung team ko is, yun yung mga, ano, yun yung mga kilala sa school. Kami yung mga ganon. Kasi nga, all girls, as yan, ganyan. Merong mga simple, merong mga, ano ba tawag dito? Famous sa school, no? Famous yung gang namin. Yan. So, ganun yan. Hanggang sa, di ba, pag graduation, mag-iiyakan kayo and everything. Hanggang sa, sinasabi niya rin dito, yung parang gusto na lang niya sarilihin yung problema niya. Kasi nga naman, kasi malawak tayo. Marami tayong magiging kaibigan, di ba? Kahit sa Facebook, hindi natin alam dyan. Kahit yung mga hindi tao sa Facebook, kahit yung mga true friendships niyo dyan. Okay, sabi nga nila, yung best friend mo is your worst enemy kasi alam nila yan. So, minsan kasi, di ba, dumarating sa point na kapag medyo lugmo ka na, medyo depressed ka na, may anxiety ka and everything, pagka parang kinuwento mo sa ibang kaibigan mo na feeling mo close mo, tapos palaging yun yung nagiging topic nyo, dyan yung parang makikita mo yung sukatan kung hanggang saan siya makikinig sa'yo. Kasi minsan sasabihin ka ng nega ka, ang nega naman ito, ayaw to ko usapin, pagka
ano, lagi na lang may problema, paulit-ulit hindi nakikinig, no? So lumalabas diyan, lumalabas sa lyrics ni Kapatid na Balasubas. Very good, very good. Okay, proceed. Hanggang dumating na ang pagtatapos, pandit sa gunita, marami ang naiiyak at maraming natutuwa, marami ang aalis at mag-aaral sa malayo, habang ang iba naman makapag-aral pa ay malabo. Pwede kong alamang ibalik ang panahon, ibalik mo ako sa mga araw na iyon. Na sa ganun ay kahit paano ay aking pang nakasama ang mga kaibigan ko noong tinuring kong pamilya. Kung kayang ibalik ang kahapon, hindi mga bao naman na masasay sandali, kahit saan mapunta, may alaala ang babalikan. Umiiman ang alon ng mga kahapon, ginuhit sa buhangin ay mapapalitan. Ngunit hindi ang mga nangyari. Ngayon nagbago na, iba ng estado ng buhay, na kumpara sa dati ay malayong maihanay. Maraming nagtapos at may kanya-kanyang trabaho, meron pa rin kapos at merong mataas na sweldo. Yung dati na marunong sa eskwelang kaibigan, di tulad ng dati, iba na nakahiligan. Oh, yun na, iba na daw na nakahiligan. Okay, di ko man tinapos pero alam ko yun yung susunod. Kasi may mga ganun, di ba, meron tayong mga honor student, merong mga rich kid talaga, umpisa pa lang, na talagang pag pumupunta rin yung mga parents nila sa school, yung alam nyo na, di ba? Tapos, alam nyo yun, yung panahon, kasi nga ang buhay, or ang mundo bilog eh, no? So, minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim, so, may mga case-to-case basis, pero maraming ganyan, no? Kung sino yung honor student, kung sino yung galing sa prominenteng pamilya, bumabagsak ang buhay nila later on, for some reason. Hindi ko rin alam ba't ganon, pero bilog nga kasi ang buhay, so si Lord lang talaga nakakaalam niyan. Yung sinabi niya, iba na daw yung nakahiligan, honor student, is biglang nag-drugs at nagtakong. Charot! Nagtakong? Ayoko na, ano ba? Yan na naman tayo. Ba't ba sinisiksik ko yung mga ganyang words, no? Yung mga ganyang thinking. Ayun, so ituloy lang natin. Let's go, let's hear it. At isa pa, be careful who you bully, mga friendships, mga G's, diba? Diba, no? Okay, let's go. Meron ng pulis, guro at abogado, at meron na rin bahay at lupa na titulado. Ay bilis ng panahon na di mo lang napapansin, na dati ka na bata, ngayon tatay ka na rin. Mga nakagawian na di mo na pwede na gawin, maraming responsibilidad na dapat harapin. Kaya habang tinitingnan litrato ko na tangan, malayo na pala na naabot kong nilakaran. Sa kabila ng dagok at hirap na dinaanan, salamat po Ama at ninyo ko pinabayaan. Well, about that, yung statement ni Balasubas, sobrang I love it. Nagpasalamat siya kay Lord, no? Huwag natin kakalimutan magpasalamat kay Lord sa ating journey all throughout. Gano'n man kahirap yan, kung hindi mo man nakikita ngayon na natatamasa mo yung gusto mong buhay, darating at darating yan. Huwag kang mawawala ng pag-asa, kapatid. Nandyan lang si God, okay? Yun lang yung masasabi ko. Trials lang yan. Kayang-kaya natin yan. Okay? Pagpatuloy natin! Magkayang ibalik ang kahapon, hindi mga bao naman na masasaya sandali. Kahit saan mapunta, may alaala ang babalikan. Umiing man ang alon ng mga kahapon, ginuhit sa buhangin ay mapapalitan. Ngunit hindi ang mga nangyari sa nakaraan. Galing, kapatid na Balasubas. Grabe na ito, grabe na talaga. Okay. Okay, so final thoughts na tayo about this song, mga kapatid. Ang masasabi ko sa song ni Kapatid na Balasubas ay... Yo, Kapatid na Balasubas, gusto mo lang palang mag-throwback, dinaan mo pa sa kanta. Hindi, char! Char! Pwede mo naman ano, buksan mo yung mga album mo, gano'n. Tsaka, may Facebook na tayo. Kung hinahanap mo yung mga dati mong classmates, hanapin mo sa Facebook, no? Alam ko may yearbook ka, hanapin mo yung name nila kung gusto mo makipag-chikan sa kanila. Very, very advanced na ang ating, ano, technology, okay?
De, char lang kapatid, char lang. Kasi mo lang pala mag-throwback. Hinahanap pa ng mga classmate mo. Ginagawa pa sa kanta. Masyado mong ginagalingan. Na ano ko, na kayo ni kapatid ni Erning Bakal, masyado nyo akong nasasapawan. Ayoko ng ganyan, okay? Charot! Anyway, final thoughts, no? Kasi ako batang 90s. Napapansin ko rin sa inyo, mga kapatid na mga batang 90s, medyo sensitive tayo, no? Ganon din naman yung mga nauna sa atin, yung mga parents natin, ano? Sa kanila, may dagdag ko lang, alam ko, ang lola ko sinasabi, ang mga manliligaw nila, dati talagang nag-aakyat, nag-aharana ng, oh, ilaw, ganyan. Tapos pag hindi type ng magulang, dumudura, tapos andyan yung bisita, andyan yung manliligaw, pila-pila, no? Nag-ano ka agad, tawag dito, nakalimutan ko yung word. Nag-ano na ng higaan, ano ba tawag doon? Naglalatag ng higaan, ganyan ng mga old school. Tsaka kung ligaw-ligaw sa bahay talaga, ganon. Tapos, ito din, rumihistrado sa akin yung nag-Chinese garter ako. Pero hindi ko siya masyadong bet. Ang laro ko talaga noon is football. Football kami sa labas. Nag-rubber shoes pa ako. Kasi ano ko eh, rough childhood. Hindi, yun nga. Back in the day, tomboy ako before. So, ganon ako. Boyish talaga. Mga ganyan. Football, basketball. Varsity ako ng basketball dati. Nung high school ako. So, yun. So, yun yung mga Chinese garter, mga tumbang preso, ganyan. So, masarap bumalik sa pagkabata. No, minsan may isip mo talaga yun eh, na ang sarap bumalik sa pagkabata. Meron nga yun yung pill. Choose either red or blue pill. Si red pill, babalik ka sa pagkabata mo. Si blue pill, like zillions of money. So, anong pipiliin mo? So, for me, ang pinili ko is yung blue pill, which is zillion. Because I don't wanna go back from the start anymore. Namimiss ko lang siya. Okay? Namimiss ko lang ang pagkabata. Pero I don't wanna go back from the start kasi, paano ba sasabihin to? Whatever the challenges that I had, whatever circumstances, whatever I faced, lahat ng mga yan, yung mga pagsubok na yan, hindi ako magiging matatag. Hindi ako magiging Lady Kim. No? Mga G's, mga friendship, pwera na lang yung sakit. Gusto ko talagang mawala yung sakit ko. Yun lang yung sa akin. Kasi ang pera, aminin man natin sa lahat, hindi naman sa sinasamba ko ang pera, pero, diba, money can fix everything, that's reality. No, mga G's, hindi ako mukhang pera, pero sinasabi ko lang. At kung marami lang akong pera, marami na rin ako natulungan. Ang dami-dami kong gustong tulungan, mga G's, kung alam nyo lang. Kaso nga lang, wala. Ganito lang, simple lang tayo, simpleng tao lang. So, ano pa ba masasabi ko sa kanta ni Balasubas? Napaka-siksik, siniksik niya ng gusto. Tsaka, para kong narinig na rin sa Glock 9 sa kanya. Talagang totoo na, all in one, itong si Balasubas, mapa old school, mapa lahat na, R. Kelly, Glock 9, Glock 9, pronunciation ko ah, ew. Ano pa ba? R. Kelly, Chris Brown, lahat all in one. Sobrang versatile na artist ito ni kapatid na Balasubas, no? So, wish ko lang sa'yo, kapatid, sana ay andito kami. Lagi, tandaan mo, nakasuporta, lalo na ang Lady Kim Soprano TV at saka si Soy Team Mapagmahal. Nakasuporta ako sa inyo palagi, andito lang ako. Sana ay wish ko na, ma-wish ko lang na ikaw, balita ko. Pagbutihin mo, mabuti, at huwag kang magbabago, ha, kapatid, ha. Mahalin mo ang iyong mga supporters, okay? Yun lang yung sa akin. Huwag kang makakalimot sa taas, huwag ka sana magkakaroon ng attitude. Mahalin mo mga supporters mo kasi kung hindi dahil sa amin, kung darating ka man sa point na super taas ka na, yun, dahil yun sa amin, tatandaan mo yan. Okay, kapatid? So, God bless you! Napakaganda ng kanta mo! And from Lady Kim Soprano TV, you got a 10! Wala naman ako binigyan ng 9 dito. Okay, ikaw, you got a 9! Yung 1 sa akin, ha? Nasa sapawan ako eh, okay? So, thank you for watching Lady Kim Soprano TV. Don't forget to hit the like, subscribe, and the bell button when you tap on it. Select all, okay? For more video updates. Again, this is Lady Kim Soprano, the boss. I'm out, yo. God bless. I love you guys.